Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Yan, pinagpala tayo ngayon pong umaga. Sa umaga na ito ay ating pong pag-aaralan ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Belated happy birthday po. O, happy birthday sa ating pong kapatid. Si Brother Fernando Isidro at yung pong iba natin mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan. Ay happy, happy birthday po sa inyo pong lahat mga kapatid. At patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay katiyagaan. Yan, ngayon pong araw ng Lunes, napakalamig, you know? Sa inyo po ba, malamig din ba dyan? Malamig ngayon, ano? Ang ating pong pinaka-text ay sa Colossians 3:12. Ang sabi dito, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katyagaan. Pag sinabing magbihis, mga kapatid, ay talagang ibig sabihin ay iyong sasadyain, no? Sasadyain mo at pipiliin mo na ganun nga ang iyong ibihis. Kasi nga po, mga kapatid, wala, lahat tayo dito nagpapakitang tao lang. Kapag makita mo na isang tao ay mabait, tayo pong lahat sigurado po ay nagbabait-baitan. Ang ibig sabihin, lahat po tayo dito mga kapatid ay talagang plastic. Kasi po tayo ay ipingin ng anak sa pagkakasala. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo magbihis kayo ng kahabagan. Tayo, kasama na ako doon, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Kasi po ang talagang katawan po natin ay puro kasalanan. Yan po mga kapatid. Ano? Kaya minsan sabihin, akala ko mabait yung tao na yun. Wala na ba talagang mabait, sabi ni Jesus Christ eh. Walang mabait. Isa lang ang mabuti, ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ang mabuti, ang maamo. Kaya po mga kapatid, ano? Ay, ang sabi dito, magbihis. Magbihis ng kaamuan, ng katiyagaan. Sinasabi po dito sa banal na kasulatan, no? Put on tender mercies. Ayan nga, sabi doon sa verse 14. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. So, sinasabi po dito mga kapatid, na ito pong chapter 12 ng Colossians 3, ito po ang new pattern of life. At ito po mga kapatid, yan po ay... Yan po yung pagpapalawak sa tinatawag na Ten Commandments. Yan. Ang Seventh-day Adventist po, hindi lang tayo Ten Commandments, mga kapatid, ha? Ang Ten Commandments po ay sa panahon ni Jesus Christ, kanya pong minagnify ito, pinalawak ito. At dito nga, si Apostol Pablo ay kanyang talagang pinalawig palalo ito o sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na natutunan niya, yung kaamuan. Imbis na pumatay ka, kailangan na maging maamo ka. Para wala tayong mapatay na tao, di ba? Oh. Imbis na yan, katulad yan, kahabagan. Imbis na ikay pumatay, tumulong ka pa sa iyong kapwa. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, a good Samaritan. Yung mga Pariseo, yung mga magagaling sa kautusan sa panahon na yun ni Jesus, kanilang nilagpasan yung pong... may sakit. Kanila pong nilagpasan yung talagang tao na binugbog, na hinold up, walang matuluyan, nilagpasan ito ng mga magagaling sa kautusan. Ang tumulong pa yung Samaritan. Kaya tinawag na Good Samaritan. Kung sino pa yung walang kautusan, siya pa yung tumulong doon. Kaya sabi po dito ng ating Panginoong Jesus, ano, ang sampung utos, hindi lang yan sampung utos. Ibig sabihin, mas palawakin natin yung sampung utos. Hindi ka nga napatay. Hindi ka naman natulong dun sa mga nangangailangan ng tulong, di ba? So, dito po yung pagpapabanal at mga pagmamahal, mga kapatid. Yan po ay new pattern of life. Na kapag ka ikaw ay binanal ng Panginoon, tayo ay nanampalataya sa Kanya, laging banal tayo, mga minamahal tayo ng ating pong Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, magbihis tayo ng kahabagan. Kasi nga naman si Apostol Pablo, nung sulat niya ito, siya ay ginabayan ng banal na espiritu.
Kaya nasulat niya ito na magbihis. Ibig sabihin talagang sadyain, talagang maging intentional yung pong pagbabago ng ating pong mga buhay. Kasi nga, binanal at minahal tayo ng Panginoong Diyos. So sabi po dito sa aklat ng tatanggap tayo ng kapangyarihan, sabi po dito, ang kapitan ng ating kaligtasan ay ginawang walang reputasyon ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng isang alipin upang maisapi ang katauhan sa pagka-Diyos. Dapat katawanin ng tao si Kristo. Dapat siya maging matyaga sa kanyang mga kapwa, maging mapagpasensya. Ayan pala yun mga kapatid. Ito pala yung punto ng ating pong devotional ngayon, yung pagiging matyaga. Hindi sabi nila, di ba, kapag may tiyaga, may milaga. Hindi pala ito tungkol sa pagkain. Tungkol pala ito sa ating kapwa. Maging mapagpasensya, mapagpatawad, at puno ng pagmamahal na katulad ng kay Kristo. Yan. Ang problema, mga kapatid, no? Kahit na kay Jesus na, ayaw pa rin magbihis ng katyagaan. Ibig sabihin, ayaw pa rin magbihis ng malawak na pangunawa. Ayaw pa rin magbihis ng malawak na pagpapasensya, malawak na pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Kailangan kasi ibihis natin yun eh. Hindi ibig sabihin na ikay nagiging plastic. May alam mo naman magwala ka dyan. Ipakita mo yung dati mong ugaling makasalanan. Di ba? Eh kailangan itago mo na yun. Alisin mo na yun. Magbihis ka na. Palitan mo na yung damit mo. Ano yun na yung ilalagay na damit? Katiyagaan na galing sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit kailangan? Kasi kung walang pagkatiyaga, wala rin pagpapasensya, wala rin pagpapatawad, at wala rin pagmamahal katulad sa ating pong Panginoon. So napakahirap. Ang mangyari yan, ang pupuntahan yan, puro away na lang. Di ba? O, isa siyang tunay na nahikayat ay magpapakita ng respeto sa kanyang kapatid. Kasi nga, talagang ang ating talagang likas, wala talaga tayong respeto sa ating kapwa. Yun talaga yun. Dahil makasalanan tayo eh. Pero dahil sa binanal tayo ng Panginoon, tinanggap natin si Jesus, nahikayat tayo, at kung tunay tayong hikayat, mayroon tayong respeto sa ating mga kapatid. Gagawin niya ang iniutos ni Kristo. Sabi ni Jesus, ano yung utos ni Jesus? Isang bagong utos, ang isa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Oh, kung paanong minamahal ko kayo. Yun. Kasi nga po sa Old Testament, meron ng pagmamahal eh. Love your neighbor. Di ba? Sabi nun sa Leviticus. Sa Old Testament pa lang, meron ng iniutos na magmahalan. Pero ano yung bago sa inutos ni Jesus? Magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. 13:34-35. Ang sabi po dito mga kapatid, yung bagong utos, yung pagmamahal ni Jesus. Mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ng ating pong Panginoong Jesus. At ano yung pagmamahal ng katulad sa ating Panginoong Jesus? Yung pong unconditional love. Ano po, ano? Kaya sa mga pastor, mamahalin natin yung ating mga kapatid na unconditional. Meron silang pagkakamali, meron silang kung ano-anong ginagawa. Kailangan unawain natin at patawarin ang mga kapatid. At yung mga kapatid naman, kahit anong pagkakamali ng pastor, ay unawain din ninyo at mahalin at talagang patawarin kung meron mga nagpagkakamali ang ating pong pastor. So ganun lang, kasi yun ang turo ng ating Panginoong Jesus eh. Magmahalan sa isa't isa. Bakit? Kung magmamahalan sa isa't isa, ano ang ibig sabihin? Tayo ay tunay na mga alagad ng ating pong Panginoon. Pero kung nakikita ng mga tao na tayo-tayo mismo nagpapakilalang sa Panginoon, ay nag-aaway-aaway, eh sabi nila, hindi tunay na mga alagad yan. Mga bulaan yan. Kita mo sila-sila nag-aaway. Kita mo sila-sila nagbabaranggayan. Sila-sila ay nagdedemandahan. Hindi man lang magpatawaran. Mga kapatid, beware. Ano? Beware. Talagang intention na suotin natin yung pong damit na ipinasusuot sa atin ng ating Panginoon. Yung katiyagaan
na may pagpapasensya at pagpapatawad sa ating kapatid. Kung saan sumasagana ang pag-ibig ni Kristo sa kaluluwa, magkakaroon ng kapahayagan ng pag-ibig na iyan na mauunawaan ng sanlibutan. So dapat yung pag-ibig ng katulad sa ating Panginoong Hesus managana sa buhay natin, sa tayong kaluluwa, mga kapatid, managana sa atin ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus, maiintindihan ng sanlibutan. Ah, yan ay pag-ibig ni Jesus na nabubuhay sa Kanya. Kasi ang pag-ibig natin, iba sa pag-ibig ni Jesus. Dahil sa atin, ang pag-ibig ng tao, ang minamahal lang natin, yung nagmamahal sa atin. Di ba? Ang minamahal lang natin, doon sa may pakinabang tayo. Di ba, na tao? Doon naman talaga, yun naman talaga ang totoo eh. Pero ang pag-ibig ni Jesus, kahit wala siyang pakinabang, mahal niya yan. O, kahit na makasalanan yan, mahal niya yan. Unconditional ang pagmamahal ng ating Panginoon. At yun ang gustong ibigis ni Jesus Christ natin. Nating mga taong makasarili. Ayan talaga ang katotohanan. Makasarili talaga tayo. At ibigis, dapat ibigis natin yung pag-ibig ni Jesus. Ibig sabihin, intensyon na talagang ibigis natin. At ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin para lubusan nating maisuot ito sa ating pong mga buhay. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ni Kristo ay kaisa ni Kristo. Totoo yun. Silang walang espiritu at biyaya ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kahit ano pa ang mga sinasabi nila. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala nyo sila. Yan po mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus ay kaisa ni Jesus. Diba? Kasi kaya nga sabi ni Jesus kasi, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, ay pupunta sa langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. At ang sabi dito sa ating devotional, makikilala sila sa kanilang mga bunga. So paano makikilala ang mga alagad sa bunga, mga kapatid, ngayong last days? Ngayong papalapit ang pagdating ng ating Panginoon, paano mapakmak natin makikilala ang tunay na alagad? Kung merong pagtsatsaga. Ayan. Ibig sabihin ng pagtsatsaga ulit, ang pagtsatsaga, merong mahabang pasensya sa kapatid, merong pagpapatawad at hindi ginagalit ang isa't isa. Ibig sabihin, hindi mo inaasar ang isa, ang bawat isa. Diba? Nakalagay din yan sa banal na kasulatan, hindi ginagalit ang isa't isa. O, baka subukan mo naman si kapatid. O, tignan nga natin kung ay tunay na alagad. Galitin nga natin. Meron naman nakalagay sa Bible na huwag galitin ang isa't isa. Huwag ipamungkahi sa galit ang bawat isa. Kundi talagang magmahalan. Yung kaunawaan, yung katiyagaan, mga kapatid. O, sabi po dito, mga kapatid ko, kung ikaw ay tumatawag sa Panginoon, kung tayo ay tumatawag kay Kristo, kinakailangan na magbihis talaga tayo ng damit na sinasabi dito sa banal na kasulatan. O, sa Colossians 3:12. Ang mga kaugalian at gawain ayon sa kaayusan ng sanlibutan ay hindi isinasagawa ang mga prinsipyo ng kautusan ng Diyos. Totoo po yun. At sa gayoy hindi inihihinga ang kanyang espiritu ni ipinahayag man ang kanyang karakter. Maipapakita lamang ang pagiging kagaya ni Kristo ng mga napalakip sa banal na larawan. Ayan po. Ano? Yung pong kaugalian at gawain ng sanlibutan kapag hindi natin ibinihis yung damit ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi yung kanyang pagkadiyos, kundi yung kanyang ugali, mga kapatid, kundi yung kanyang karakter. Ano? Ang walang karakter ni Jesus, walang kautusan ng Panginoong Diyos. Ganun talaga yun. Wala rin paggabay ng banal na Espiritu. Kaya kailangan talaga ang intensyon na tanggapin natin, mga kapatid. Intensyon na ating isa pang buhay ito. Kasi aminin natin sa hindi, talagang lahat tayo, pakitang tao talaga. Kasi tayo yung makasalanan eh. No? Yun talaga yung ugali natin eh. Oh. Kaya kailangan talaga natin ibihis yung karakter ni Jesus. Nang sa ganon, hindi na tayo maging pakitang tao, kundi ma-absorb natin talaga yung karakter ni Jesus. At yung dati nating balat, mawala na ito. Ibig sabihin eh, yung dati nating karakter, malusaw na ito. Matakpan na ng karakter ng ating pong Panginoong Hesus. O, yung mga nahuhubog lamang sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu ang tagagawa ng salita ng Diyos at nagpapahayag sa kaisipan at kalooban ng Diyos. Kung talagang ginagabayan tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid, ano?
magagawa natin itong katiyagaan na ito, yung karakter na ito na binabanggit sa Biblia, yung karakter ng ating pong Panginoong Jesus na binabanggit sa banal na kasulatan. Dito po sa Colossians chapter 3 ay binabanggit dito yung put off and put on. Na ito yung nabanggit natin. Kung meron kang inalis, kailangan meron kang ibalik o ibagdag. Kaya sabi dito sa may verse 8 ng chapter 3 ng Colossians, but now you yourselves are to put off all this. Ano daw yung tanggalin? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another since you have put off the old man with deeds. Ang sabi po dito mga kapatid, ano? Bago ka magbihis ng karakter ng Panginoon, tanggalin mo muna yung dati mong karakter. Alisin mo muna. Sabi dito eh, talagang intention na alisin. And then sabi dito, put on the new man who is renewed in the knowledge according to the image. Sabi dito, image of him who created him. Yan, sa Colossians 3 chapter 10. Kaya pagbanggit dito po sa 12 to 14, kailangan na magbihis. Put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long suffering. Yan po ang sabi ng ating pong Panginoong Diyos. Put on, put off yung dati nating pagkatao. At ibihis natin yung karakter na ating Panginoon. Kasi nga naman talagang ano eh, talagang ganun talaga ang buhay. Ganun ang buhay ng mananampalataya dapat. Talagang totally alisin mo na. No? Minsan may naiisip tayo kung ako lang dati, hindi, kung hindi lang ako nagbago ngayon, ako, yari ka sa akin. Buti na lang, nagbago na ako. Mga kapatid, talagang alisin na natin yun. Dahil walang mangyayari sa sanlibutan kung papairalin natin yung tapang natin. Papairalin natin kung ano yung dati nating ugali. Walang mangyayari. Wala, wala, wala. Napakasaya na ang Panginoon ang siyang maging karakter natin, maging buhay natin. Ano? Idalangin natin sa Panginoon. So, mayroong buwad na Kristyanismo sa mundo. Totoo po yun. At meron din tunay na Kristyanismo. Kasi kung may huwad, mayroong tunay, di ba? Ang tunay na espiritu ng tao ay nakikita sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang kapwa. Pwede nating itanong, ano yung dapat itanong, ano yung itatanong natin? Kinakatawanan ba niya ang karakter ni Kristo o espiritu at sa pagkilos? O ipinakikita lang ang mga likas at makasariling katangian ng pag-uugali na nasa mga tao ng sanlibutang ito? Walang halaga sa Diyos ang pagpapakitang tao. Yan po mga kapatid. O, walang halaga sa Panginoong Diyos yung pagpapakita ng tao. Kailangan talaga natin ma-absorb yung pong talagang karakter ng ating pong Panginoong Jesus. Ma-absorb talaga dapat. Maibihis talaga dapat, mga kapatid. Ano? Sabi po dito, yung pong pakikitungo sa kapwa tao. Paano tayo makitungo, mga kapatid? Tinuro na ng ating Panginoong Diyos paano makitungo sa kapwa-tao matagal ng panahon. At sa panahon pa ni Jesus Christ, ay pinalawak niya pa ang kautusan. So paano mamahalin ang tao? So nariyan yan. Huwag kang magtatanim ng galit. Sa panahon ni Jesus Christ, huwag kang magtatanim ng galit. Pero sa Old Testament, ganun din yan. Yung pagpatay nagsisimula sa puso. Yung pagsinungaling nagsisimula sa isip. Yung pong pagnanakaw nagsisimula sa isip, yung mag-imbot ka. So dito po mga kapatid, kinakailangan na talagang yung ugali talaga ni Jesus ang mapunta sa atin. Yung karakter ng ating Panginoong Jesus. Nang sa ganoon, yung pagpapakitang tao natin, mawala na yan. Maging original na nating karakter, yung karakter ni Jesus. Kasi habang tumatagal eh, di ba? Kapag sinusuot natin yung karakter ng ating Panginoong Jesus, bumabakat yan sa pagkatao natin. At yun na ang nagiging likas natin unti-unti. Yan. Bago pa mahuli ang lahat magpakailanman para maitam ang mga mali, tanungin ng bawat isa ang kanyang sarili. Ito ang tanong natin, ano ba ako? Depende sa ating sarili kung tayo ba'y bubuo ng gayong karakter na gagawin tayong mga kaanib na makaharlikang pamilya ng Diyos sa kaitaasan. Depende pala sa pagpili natin mga kapatid.
Kung pipiliin natin ngayon na isuot yung karakter ng Panginoon, magiging ganun tayo. Pero kung ang nasa isip mo ay karakter ng sanlibutan, yun ang magiging karakter mo, mga kapatid. Ano? Ang mangyayari niyan, nakapag-desisyon ka na ngayon, yung magiging buhay mo sa sinaharap, yun din. Kasi yun yung iyong inisip eh. Yun yung chinus mo. Yun yung pinili mo. Kung anong pinili mo, yun yung magiging buhay mo in the future. Hanggang sa dumating si Jesus Christ na tayo ay mahusgahan. Kaya nga dito sa 3:12 ng Kolosas, bilang mga hinirang ng Diyos, ibig sabihin, pinili tayo ng Panginoon eh. Nanampalataya tayo sa Kanya eh. Mga banal at minahal, magbihis kayo. Magbihis tayo ng kahabagan, mga kapatid. Ng kabaitan. Ah, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. At yung katiyagaan na yan, no? Nandiyan yung mahabang pasensya, yung pag-unawa sa kapatid. O, kahit na galit ka na, gusto mo nang batukan. Huwag kapatid. Magtiis ko mga kapatid. Tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. So, tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay dapat na mag-reflect ng kanyang karakter. Kahit na gusto mo na siyang ipabarangay, idemanda, huwag kapatid. Kasi tayo ay pare-pareho mananampalataya. Biruwi mo, parehas mananampalataya, aayusin ng pagano, nag-aaway, parehas mananampalataya, aayusin ng kapitan na pagano, oh, mayor na pagano, attorney na pagano, ay yun ang mag-aayos. Mabuti kung ang kapitan ay Adventist din. Oh, mabuti kung ang attorney ay at ang judge ay mananampalataya din. Pero kung paano kung hindi, ay naku, nakakahiya. Oh, mananampalataya kayo. Mag-aaway kayo. Ang aayos sa inyo, pagano? Hindi, mga kapatid. Kailangan talaga natin ibihis yung karakter ng Jesus. Para nang sa ganun, ay lahat ng mga yan, talagang maalis na. No? Palagay ko, talagang ano, sa tulong ng ating Panginoon, kapag ang karakter ng ating Panginoon mamuhay sa karakter natin, marami tayo mahihikayat. Maraming maniniwala sa atin. No? Kasi, sa karakter pa lang, sila ay ano na hikayat na eh. Maihikayat na sila. O totoo ang Diyos ng mga tao na yan kasi ganito ang kanilang karakter. Pero kung ganyan ang ipinapakita nating karakter na iba sa karakter ng sinasabi sa Biblia, nako, kahit anong sabihin natin, kahit maglagay ka pa ng trompa niyan, wala maniniwala. Eh mas malakas po ang ginagawa kaysa sa sinasabi. O, mas maingay yung action kaysa sa sinasabi ng bibig. Mas pinaniniwalaan po yung ina-action natin, yung buhay natin, kaysa sa ating sinasabi. Dahil ang sinasabi ng bibig, minsan kasinungalingan. Pero yung kinikilos mo, yun talaga yung totoo, mga kapatid ko. Yun talaga yung totoo, yun talaga yung likas natin. Kaya, idalangin natin sa ating Panginoon, magbihis talaga tayo ng karakter na katulad sa ating pong Panginoon. Piliin natin ang ating pong Panginoong Jesus at patuloy tayong patawarin ang ating Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya. So, salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Nawa ang lahat, ang bawat isa sa atin ay maging matyaga. Na yan, maging matyaga sa buhay na ito. So, patuloy natin idalangin ang bawat isa, ang mga kapatid natin na may mga karamdaman. Ano? Si Tatay Fernando, isama natin sa panalangin na Fernando Isidro na makalakad na po siya. Ano? Siya po ngayon ay 59 years old. Isama natin sa dalangin na siya po ay magkaroon ng kalakasan at muling makalakad ng maayos upang sabi niya ay siya ay sasama sa gawain ng ating pong Panginoon na mag-i-invite, magbabible study sa kanilang lugar. Ano? Isama natin sa dalangin. So salamat po sa inyo mga kapatid. Papangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano sa pagkalap ng inyo pong mga prayer requests. At manalangin tayo mga kapatid, pakinggan muna natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Turn the water.
into wine. If he can raise the dead, himself give sight to the blind. He's such an easy thing to make a dark life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Life is just a game for me to play on and on. A puzzle with a thousand pieces gone, and every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I led him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Patuloy tayong binigyan ng pagkakataon muli sa umaga na ito na makapakinig ng paalala sa atin. Salamat po, Pastor. At salamat din sa nagbigay ng awit, Mr. Karel at si Brother Melchor Calas, na masisipag na magsiawit para sa Panginoon. At tayo ay patuloy na inihikayat na magbago ng ating karakter. Be like Jesus. Yan ang importante sa mga simulan na natin. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng mamaya, hindi pwedeng saka na lang. Ano po, sa magandang lesson sa atin sa araw-araw na tayo ay mapaalalahanan, maging matyaga na kagaya ni Jesus. Ano po, tayo po sama-samang manalangin. Sama natin po yung pangaral sa Luyos, no, iba siya, San Antonio, sa Luyos. Si Ate Rebe, pakisama po sa panalangin ang ginagawang cottage meeting dito sa San Leonardo na pinangunahan po ng mga 1,000 missionaries. Cottage meeting, sige po. Maging maayos po ang lahat at mas marami pang makinabang na sa pamagitan ng pakikinig sa salit. Kasalit ng ating Panginoon. Si Pastor Jerry, yung team ng PAMAS na nag-crash na helicopter, sana makita na. Feeling para and Brother Adring and Sister Maria naman. Catherine
Estevillo. Sige po, sama po natin sila, Pastor. At meron pong isa na na kailangan po ah. Si Nanin ni Risa, pakisama natin, sama po natin sa prayer. Siya ay inuubos sa mga oras na yun. Malamig po kasi ngayon sa gabi, mga madaling araw, malamig. Sa araw naman ay napakainit. Sige po, let's pray po. Good day and please pray. Janet Montevero, nasa ospital po. Salamat. Sige po. Janet Montevero. Salamat sa prayers. Magaling na po. Praise the Lord, Pastor Jerry. Ay, siya ay nakaraos sa trangkaso. Happy birthday, Dan Rebayan ng Tabacao. Happy birthday po. Mamaya, babatiin natin kayo lang. Happy birthday. Let's pray to mga kapatid. Dakila at pagpala namin ang banal na nasa langit. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin sa umaga na ito. Muli kami makapakinig ng lesson na nagpapaalala sa amin na ang aming pagbabago ng karakter ay aming patuloy at ito ay dapat namin simulan. Dapat pa namin na simulan at maging patuloy sa bawat araw hanggang sa aming paghihintay, hanggang sa lalapit niyong pagdating. Ama, naramdaman po namin na inyong pagmamahal. Alam namin na nariyan po kayo upang gumabay sa amin. Salamat po at patuloy na kaming napapaalalahanan kami ay nare-remind, nare-revive at nabe-bless sa bawat umaga. Maraming salamat po sa inyong mga pangako at pag-asa na ibinibigay sa amin. Kami ay maaaring magpagbago ng karakter na katulad ng kay Jesus Christ na siya ay nandito sa lupa. Kung saan kami maging karapat dapat na manahan dyan sa langit na bayan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Kami pong sinasama sa panalangin ang pasasalamat ng kapatiran na mga nakikinig na ngayon. Una-una si Pastor Jerry na siya po ay magaling na. At yun din ang mga nagtaos ng karawan. Sina Brother Fernando Isidro na nagdaos ng karawan kahapon. At yun sa karawan ngayon ni Brother na si Brother Dan dyan sa Tabacao. At siya po ay inyo po, sila po ay inyong bigyan ng sapat na nakalakasan ng pangatawan, physical at spiritual para sa kanilang magawa. Sila ay maging matatag, matyaga sa kanilang gawain. Bigyan po sila ng matatag na pananampalataya. At salamat sa buong isang taon na nagdaan na sila inyong iningatan, sila inyong ginabayan. Kami din po sinasama sa panalangin nanay ni Pastor Dan Jarapa na siya po ay na-stroke. Siya po ay inyong hipuin ng mapagpagaling na kamay. Ipagkalaw po sa kanya ang mabilis na recovery hanggang ipagkalaw din po sa kanilang mga pangailangan. Kami din po sinasama sa panalangin ang pangangaral na ang gagawin sa Luis Novesia. At nawa po maraming makinabang dito sa mission na ito at maraming mga mabless at makarinig na inyong pabalita. Sa huli tumanggap din naman sa inyong personal at bilang personal at tagapagalita. Kami din po sinasama sa panalangin si Sister Janet Contivero na nasa ospital kung ano po ang kanyang kalagayan ngayon. Kami po siyang nilalapit sa inyo. Ipuhin niyo po siya ng pagpagaling na kamay. Ipagkalaw po sa kanyang kagalingan at ang inyong pangako na sa inyo ay pag kami nagtiwala ay inyo kami pagagalingin at alam namin na ito inyo ay pagkakalob sa amin. Ito ay aming hiniling. Kami din po sinasama sa panalangin ng cottage meeting na gaganapin sa San Leonardo na pinangungunahan ng mga 1,000 missionaries hindi lamang sa San Leonardo, gayon din sa buong distrito, sa south at sa west na kung saan ang mga 1,000 missionaries ay gumagawa para sa gawain at sila ay bigyan ng malusog na pangatawan at malayo sa anumang masamang karamdaman. Ganyan din ang mga kapatid na sumusuporta rito. Bigyan po sila ng sapat na kanilang mga pangailangan. Una-una ang kanilang kalusugan, kanilang mga ministry. Kami din po sinasama sa panalangan yung mga team na pamas na nag-crash na helicopter. Nawa po sila ay makita na at sila ay kung ano man ang kanilang kalagayan na nananais namin na sila ay ayos, okay. Ngunit kung hindi man ay nawa po sila ay makita na upang sa ganun matapos na ang kanilang ang pagkahanap sa kanila.
Alam namin na kayo po ang may control ng lahat at inyong kalooban ang masusunod at hindi po ang sa amin. Kami din po ang sinasama sa panalangin ng kagalingan para kay Brother Adreng and Sis Maria Nabal, Catherine Estabillo. At sila po ay patuloy na palakasin ang kanilang pangatawan, ipuin na inyong mapagpagaling na kamay. Kami din po sinasama sa panalangin ng Jail Ministry sa Haen at ang aming pong mga ministry. At kasama rin namin sa panalangin si Nanay Nerissa Francisco na siya po ay inuubuhan bagaman malamig ang panahon sa mga gabi at mainit sa araw. Ipagkalaw po sa amin ang malakas na pangatawan, ipanumbalik ang aming kalusugan. At ganyan din amin sinasama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon na patuloy niyo po kaming samahan sa buong maghapon. Kami po ay ilayo sa anumang kapahamakan, bantayan po ang aming kalusugan. Naway kayo po ang manguna sa aming pag-iisip, panalita at mga gawa upang kami ay maging karapat dapat po sa inyo. Alam namin na mas malakas ang mensahe ng gawa kaysa sa panalita, kaya nais po namin ilapit sa inyo aming mga sarili na aming karakter ay mabago, na makita ng aming mga kasama, mga nasasakupan na kami ay nagbabago ng aming karakter upang sa ganun kami ay makahikayat din naman na sila rin ay patuloy na magbago. Kami po patuloy sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na may karamdaman. Patuloy po namin silang sama sa panalangin na po silang palakasin, ibalik ang kanilang kalusugan at hipuin sa kanilang pagpagaling na kamay. Si Sister Rosalie Sanchez, si Kylie Sanchez, at yung pamangkin ni Pastor Danasa Mamsi, si Brother Gerardo Bourbon, si LJ, si Lara Jane, Jennifer Pascua, Precious Iris, Joy Lola ni Jasper, Brother Rudy Rico Hermoso, ang nanay ni Pastor, si Tatay Sherry, Rebecca Francisco, Loretta Reyes, tatang ni Brother Kevin, at gayon din si Brother Jerry Pineda na na-opera sa mataas kamakailan na mapuwi panumbalik sa kanyang mabilis na recovery, at gayon din si tayo ni Sister Diane, si Brother Abe na malubha ang karamdaman, si Kate Tino, Alex Tino sa kanyang past recovery, at si Nanay Lucing Linsangan, at Bong De La Cruz, at kayo din si Brother Fernando Isidro na makalakad na. Mga kapatiran po na ito yung aming nilalapit sa inyo na inyo po silang hipuin ang inyong babagpaling na kamay, kaloob sa kanilang kalakasan. At alam namin na ito ay inyong pagkakalob sa amin kapag amin itong sama-sama ang hiniling sa inyo. Amin din po sinasama si Joy Christine sa kanyang pagdadalang tao na po siya ay maingatan na sa loob na siyam na buwan at kanyang pagpapanganak silang dalawa na kanilang baby ay maging ligtas. At lalong higit ang mga aming nilalapit sa panalangin, ang aming mga kapatid na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo. Alam niyo po ang mga naalaman ng aming mga puso at isipan ng mga kapatiran na ito ay aming nilalapit po sa inyo na ang Holy Spirit ang gumawa para sa kanila. Sila ay magbalik sa pagtatapat, pagtitiwala po sa inyo. Kasama rin namin si Brother Henry Sabat, Brother Francis Labrador. Amin din sinasama sa panalangin lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Aming mga pamilya, inyong samahan, ang mga nag-aaral, ganda din ang mga nag-travel at lahat ng mga sumutulong sa gawain. At ang lahat po na ito ay aming hinihiling. Patawad po kung mo na aming kasalanan ang nagawa. Ipagkaloob po ito sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.